So, yung video na to, no, intended na to discuss the production losses na po, process costing. So, job order costing, kunting ano lang, review. Yung job order costing, no, meron tayong 4 types of production losses, no. Ano mga balik yan? Number 1, defective units. Number 2, spoiled units. Number 3, scrap materials. And number 4, waste. Okay. Yung naging focus lang natin, no, in the production losses, no, and job order costing, yung accounting natin, no, for the defective units and spoiled units, no. Madali lang naman kung anong ginagawa na sa scrap materials o sa waste. Okay. In yung focus lang natin in the accounting, no, for the spoiled units and defective units, yung dalawang klase ng cost, no, yung causes of the production losses, which yung number one yung due to ano internal failure, no, and the second cause, no, second cause of the production loss is the due to customer's intervention. Okay, pag ginagawa nga natin dun, no, pag due to internal failure, i-charge natin lahat ng loss, no, yung loss, production loss, the cost of the loss units to all units being produced, no? Okay, charged all production, di ba, yung ginagawa natin. Pag yung loss naman natin is due to the customer's intervention, no? Due to customer's exact specification, kung kasalanan ni customer yan, sinacharge naman natin yung cost of the loss units to the cost of the job order, no? Okay. So, ginagawa nga natin doon sa defective units, kaya meron natin additional cost, no? Additional cost to rework the defective units, di-debit natin work in process. No? Pag due to customer's intervention. While sa due to internal failure, di-debit lang natin factory overhead control, no? Para kumalat lahat yung cost natin sa lahat ng units, no? Hindi natin parang sinisisi yung customer dahil sa loss na yun. Actually, no, parang nandun pa rin naman yung concept natin sa process costing. Okay. Sa process costing, dalawa din naman ang klase ng cost, ng loss yan. No? In general, syempre, yung normal and abnormal losses. Diyan natin ma-encounter yan, abnormal losses. Tapos sa process costing, alam naman natin, yung pinaka-objective natin, yung preparation, no, of the cost of production report. Tapos ang content ng cost production report na yan, and yung first part niya, di ba, yung preparation of the quantity schedule, and under the quality schedule, and the compare tayo equivalent units of production. Diba? Equivalent units production, no, na gagamitin natin, no, for the computation of unit cost, and finally, no, yung combination of the unit cost and the equivalent units of production, pag kinumbay natin yan, mapag-allocate na tayo ng cost to be accounted for, no? Yung total cost incurred natin sa department na yan, no? Pwede natin siyang allocate into units completed and transferred and sa units still in process at the end. Okay. Ngayon, ang magiging accounting lang natin ngayon sa production losses, eh, ano yung magiging treatment natin sa loss na yan? Okay. Sa loss units, yung loss units natin, pwede siyang i-charge, no? Sa units completed and transferred, pwede rin siyang i-charge sa in-process at the end, and at the same time, sa completed and transferred, di ba? Or in short, the remaining good units, no? Yung mga remaining good units kasi natin, ibig sabihin, dito kasi nagkakaroon tayo ng inspection, no? Inspection of the units. After inspection, diyan madedetermine kung ano yung mga lost units and the good units, di ba? Okay. Yung good units natin, pwede siyang maging completed and transferred and in process at the end. Ang tanong lang naman na, kasi natin dito, sino yung mag-absorb, no? O saan natin dadalhin yung mga cost ng lost units na yan? Depende, no? Depende kung anong klaseng production process yan. Kung kailan nangyari inspection, di mga ganyan. Okay. O sige. Simulan na natin, no? Balik lang tayo dito. Eto. Actually, no? Di ba? Nag-upload na tayo ng video. Kaya lang sabla yung isang video na in-upload.
Hindi ko napansin, nakamute pala yung ano, mic na. Hihirap doon. Okay. Uploaded na rin yung additional materials natin, ha, for production losses. Naglagay na rin tayo. Ito na yung additional notes natin sa aking solution. No? Nandiyan na rin yung pinaka-solution natin. Okay. Sige, simulan natin. So, in process costing now, we have two types of losses. We have normal loss and the abnormal loss. No? The difference between normal loss and abnormal loss. Normal loss is inherent in a particular process that arises even under efficient operating conditions. Okay, so ibig sabihin, no? Pag sinabi normal loss, kung meron tayong pinaproduce na 10,000 units, out of 10,000 units being produced, no? Sabihin na natin, meron tayong normal na nag-expect tayo ng mga 100 units na lost, no? Na lost units. Okay, out of 10,000 units, meron tayong expected level na normal sa operation natin, no? Kahit na efficient yung operating yung operation natin, no? Normal na nagkakaroon tayong 100 units na nagiging loss, no? Okay. Yung level na yan, ito yung kinoconsider natin na normal loss. Sabi, any number of units, no, in excess of the normal loss, no, is all already considered, no, abnormal. Dalawa lang yan, no? Ulitin ko lang. Out of 10,000 units, 100 units, expected na. Pag naging 150 yan, yung 50 units, abnormal na yun. Ngayon, syempre, iba yung treatment natin sa normal, iba rin yung treatment natin sa abnormal. Okay. Sabi, cost of normal spoilage is typically included as component of the cost of the good units manufactured. Sabi nga kanina, pag sinabing good units, ito yung mga units na lumampas na dun sa tinatawag natin na inspection point. Ha? Dalawa lang naman yan. Completed and transferred or pwedeng nakasama sa in process at the end. Okay. Di ba yung mga previous problems yung solve natin? Ano ba yun? Di ba parang yung pinaka final process natin in the cost of production report, eh yung cost allocation, ina-allocate natin sa dalawa lang lagi, di ba? Sina completed and transferred and in process at the end. Pwedeng ganun pa rin naman. Pwedeng nandun pa rin naman tayo sa completed and transferred and in process at the end. Kung normal loss yan. Kung abnormal loss, ibang usapan na yan. Magkakaroon tayo separate item. Okay, ulitin ka lang na, pag dalawang klaseng loss yan, normal and abnormal. Pag normal, parang iisip natin dito sa job order costing, ito yung due to internal failure. Normal na loss yan. Wala tayong problema. Expected na yan, no? Kahit efficient yung operating condition natin. Okay, yung level na yan, normal na nangyari yung ganyang klase ng loss. Kapag nangyari hanggang ganyang level lang, eh, pwede natin i-charge lang yung cost of the lost units to the remaining good units. And the remaining good units, no, can be the units units in completed and transferred units, no? Pwede rin mo siya maging units in process at the end. Pag abnormal loss, ang sabi dyan, any loss in excess of the normal level, no, ito'y abnormal loss. Abnormal spoilage is spoilage that would not arise under efficient operating conditions. No, lumampas ka na doon sa normal, kaya naging abnormal na ngayon. It is not inherent in a particular production process. Okay. Ngayon, pag abnormal na yung naging loss natin, actually, meron tayong separate account dyan. Ang separate account natin, no, for the abnormal lost units, ulitin ko lang, ang cost allocation natin, completed and transferred, and in process at the end. Normal lang yan, no? Magkarecommend ng loss units, i-charge mo lang kay completed and transferred, o pwedeng makisure dyan si in process at the end. Depende, ah. Depende yan. Mamaya, pag-usapan natin kung anong ibig sabihin, depende yan. Pag abnormal na, aside from completed and transferred and in process at the end, magkakaroon tayo ng separate account
For the cost of the abnormal loss units, which is yung loss from spoilage account. Loss from spoilage account. And loss from spoilage account na ay hindi na siya included sa cost of the remaining good units. Period cost na yan. Nandun na siya sa operating expenses natin. Yung loss from spoilage. Okay. Ano pang sabi dito? Normally, units are discovered lost at inspection point. Losses may be classified as continuous loss or discrete loss. Okay, sinabi dyan, no? Normally, units are discovered lost at inspection point. Totoo naman yun. Nalaman mo talaga loss units yan. Pag gumawa inspection, pag walang inspection, paano mo nalaman nagkaroon ng loss yan? Depende yan. Kung continuous loss yan or discrete loss. Actually, yung mga units na na-discover natin at inspection point, ito yung mga sinasabi natin na discrete loss. Discrete loss. Okay. Pag sinabi kasi discrete loss, ito yon. Discrete loss is assumed to occur, na occur at a specific point. No. For example, siyempre, ang production natin na from 0% to 100%. Pwede ka magkaroon inspection at 10% completion, inspection point at the 30% completion, inspection point at the 50%, 70%, 80%, etc. Yan ang mga inspection point natin. Okay. Pag ka gumagawa dyan, kasi minsan na-expect natin na nangyayari yung production loss at 50% completion, kaya gagawa ka ng inspection doon. O pwede naman nangyari yung production loss na at the 70% completion. So, gagawa ka ng inspection at 70% completion. Yun naman itawag natin na discrete loss. Na? Okay. Ngayon, pag sinabing continuous loss, meron sabi na, a continuous loss occurs uniformly throughout the process, no? Throughout the process. Parang nasabihin natin, nagpo-produce tayo ng oil, no? Yung oil natin parang continuous lang yung pagtapon. Sabihin natin may natatapon sa at 1% completion, pag na 2% may natatapon na naman, 3% na may natapon na naman. Parang expected na, no? Parang evenly throughout the process nangyayaring loss na yan. Hindi mo pwede sabihin na nangyayaring loss na yan at 10%. Hindi mo pwede sabihin na nangyaring loss niyan at 20%. Hindi mo pwede sabihin na nangyaring loss niyan at 70%, etc. May nangyaring loss sa 1%, sa 2%, sa 3%. Tuloy-tuloy lang. Ang tawag yung continuous loss. Yung continuous loss, normal na yan. No? Normal na normal na yan. O parang nagpapakulo ka lang, no? Nagpapakulo ka lang, tapos may nag-evaporate, o may natatapon, etc. Well, ano lang siya? Nandiyan na talaga yung loss na yan, no? Yan ang normal na normal sa lahat ng mga loss natin, yung mga continuous loss. Expected na yan. Okay. Ngayon, ang question lang kasi natin dito, alam na natin, meron tayong normal and abnormal losses, continuous and discrete loss. And tanong, ano ba maging epekto niyan, no? Doon sa computation natin ng EUP and finally, no? Doon sa cost allocation. Kasi ito yung steps natin, eh. Di ba? Number one, compute for the EUP. Number two, compute for the unit cost. And number three, allocate the cost. EUP, unit cost, cost allocation. Di ba? Ganyan ang ginagawa natin, eh, sa cost of production report. Ngayon, ito yung ano natin dyan, eh. Ito yung table natin dito. Okay. O number one, sabi, type of loss. So type of loss, no? First type of loss in normal loss, continuous. It is, in-emphasize natin siya kanina. Pag continuous loss yan, ang sabi, yung effect, no? O yung magiging computation natin for the EUP, no? EUP for loss units, hindi mo nga alam, eh. Kung kailan nangyari yan, no? O assumption natin, tuloy-tuloy lang yan. Okay. Parang wala ka lang in-apply na cost.
And treatment of cost, no cost is assigned to them. The remaining good units absorb the cost of the lost units. Okay. Sabihin, ulitin ko lang ha, pag sinabing remaining good units, ito, sina completed and transferred, and units in process at the end. Automatic na i-absorb na lang nila yun, no? Yung mga natapon na ganyan, no? Kung continuous yan. Normal loss, continuous. Okay. Sige, no? Tuloy na natin. Next type of loss, normal loss, discrete, discovered at the end of the process. Ano ibig sabihin nun? Ulitin ko lang, pag discrete, no? Actually, hindi naman na kailangan ilagay na discrete pa yan. Kasi automatic na, na kapag ang loss, nadi-discover natin at the beginning, at the end, or during the process, okay? At the beginning, at the end, or during the process, si normal loss, no? Yan, loss natin, pag na-discover natin at the beginning, at the end, or during the process, discrete na yun. Ang continuous kasi, hindi mo naman na-discover yan at beginning, during, or during the process. Na? Nangyari yan, sabi nga dyan, uniformly, throughout the process. Tuli-tuli lang. Okay. Eh ngayon, ano maging effect niya? Kung kailan, actually, no, napaka-importante dito kung kailan na-discover yung loss. For example, ito. Na-discover mo siya at the end of the process. No? Gumawa ka ng inspection, ginawa mo lang inspection after in-add mo yung materials sa production, after na-incur mo lahat o in-apply lahat-lahat ng conversion cost. So, ibig sabihin, sa EOP pa lang, sabi dyan, compute EOP. All work has already been performed on the lost units. So, sa madaling salita, no, yung EUP natin or lost units discovered at the end of the process, no, ay laging 100%. 100% yan. Actually, kaya abnormal pa yan eh. Abnormal loss eh. Normal or abnormal, basta na-discover mo at the end of the process, automatic na ang EUP niya ay 100%. Ibig sabihin, kung meron tayong 1,000 units na lost units na discover mo at the end, nalagyan muna ng materials yan, lahat ng materials, naglagay ka na ng lahat-lahat ng conversion cost na for the 1,000 lost units. Tapos pagkatapos mong i-add lahat-lahat ng direct materials and conversion cost, doon pa lang gumawa ng inspection. So ibig sabihin, pinabaho mo na. Mag-compute ka ng EUP ngayon. Okay. Ngayon ang tanong, anong gagawin natin sa ginastos natin, no? Para sa mga loss units na yan? Itong sabi, cost of loss units is assigned solely to completed units. Dahil normal yan, pag-iisipan mo lang, dadalhin mo ba siya o isi-charge ba natin siya sa cost of the completed units? O pwede rin maki-absorb si units in process at the end. Pag normal, dalawa lang ang pwede puntahan. Completed and or in process at the end. Ngayon, ba't ba sinabi na cost of loss units is assigned solely to completed units? Okay, ang tanong, kailan ulit na-discover? End of the process. Gagawa ka ng inspection pag naka 100% na ng completion. Ang tanong, si completed units pa na-inspect na? Oo, kasi 100% ang completion niya. Sa pantanong, si in process at the end ba na-inspect na? Hindi pa, kasi wala pa siya sa end of the process. So, ibig sabihin, kung meron man tayo na-discover na 1,000 lost units, sure tayo dyan na ang 1,000 units ay nanggaling lang sa completed units kasi hindi pa umaabot sa inspection point si in process at the end. Kahit nasabing 99% complete na yan.
wala pa siya doon sa end of the process. Bakit siya makikiabsorb? Sa cost of lost units. Di ba? Hindi pa nga siya na-inspect. Wala pa siya doon sa inspection point. Okay. So next. Sabi dyan, normal loss discrete during the process. During the process, basta any point yan between the beginning or end and end of the process. Okay. Anong sabi dito? Anong sabi dyan? No, kasi hindi mo alam kung kailan. So sabi, consider the timing of lost units. O sa ibang, in other words na lang, no? Kailan ba nangyari inspection point? General rule, charge the cost to all units that passed the inspection point. Ulitin ko lang. Tanong ulit natin dito. Dahil normal pa rin yan, kanina mo ba isa-charge? Kikompleted and transferred ba? Or makikishare sa in-process at the end? Yung ginagamit yung term, no? Or makikishare pa ba si in-process at the end? Bakit? Kasi laging nakikishare dito, no? Automatic na kapag normal loss, regardless of inspection point, no? Eh, laging makikishare dito si completed units. Bakit? Eh kasi from 0%, no? Mapabeginning man yan, mapa-during, or mapa-end, sigurado tayo na inspected na si completed units. Hanggang end nga eh. Diba? Kasi nasa 100% completion na si completed units. Kung kailan man nangyari inspection point, 100% na inspected na si completed units. Kaya kung kailan man nangyari inspection point na yan, actually, kahit anong klaseng normal loss, automatic na makikishare si completed units. Na? Okay na tayo doon. Ang pinag-iisipan na lang natin dito, kailangan pa bang makishare si in-process at the end? Okay, depende. Kung inabot na ba ni in-process at the end yung inspection point? Ano ba yung magsabi dito? Sabi dyan, import in process at the end has passed inspection point. Ibig sabihin, kung for example, meron tayong inspection point at 70% completion. No? Ginagawa mo inspection point pag naka 70% na. Tapos in process at the end, 50% pa lang. O ibig sabihin, hindi niya pa nare-reach yung inspection point. So, sa madaling salita, hindi pa siya na-inspect. Kung meron kang madi-discover na loss, yung loss na yan, eh galing dun sa mga inspected units. At sino yung mga na-inspect mo ng units? Si completed pa lang. Kaya i-charge mo pa lang, i-charge mo lang yung mga cost of loss units to completed units, no? Kapag hindi pa na-reach. Pero eto kasi, na-reach na, no? Okay, ulitin ko lang ha. Baka nalito lang sa sinabi natin kanina. If work in process at the end has passed inspection point. If work in process at the end has passed inspection point, nagkakaroon inspection at 70%, no? Medyo nagulo lang ako sa sinabi kanina. Ganito. If work in process at the end has passed inspection point, kung inspection point mo nangyari at 70% completion, at si work in process, no? Lumampas na dyan, naka 80% na, ibig sabihin inspected na siya. Clarification to ha. Okay. For example, inspection point, 70%. Si inspection point, 70%. Si work in process, nakaka 80% na. Ibig sabihin, na-inspect na rin natin si work in process. Kung na-inspect na si work in process, ang mag-a-absorb na yun ngayon ng cost of loss units ay yung completed and transferred and work in process at the end. Okay na eh. Ulitin ko lang, no? Depende talaga kung kailan nangyari ang inspection point. Basta general rule natin, si completed and transferred, kahit anong mangyari, makikiabsorb yan, no?
kung talaga mag-absorb the cost of those units. Ang tanong na lang natin, tutulong ba sa kanya si work in process at the end? Depende kung si work in process at the end ay na-inspect na. Diba? Kung na-reach niya na ang inspection point. Pag na-reach niya na inspection point, gaya sa sinabi dyan, if work in process at the end as past inspection point, cost of loss units is allocated to units transferred and work in process at the end. Okay, no? Otherwise, no, if work in process at the end has not passed the inspection point, hindi pa siya umaabot doon, 70% ng inspection point, 50% pa lang. The completed units only absorb the cost of the lost units. Okay. Ayan. Kaya natin abnormal yan. Discrete man or continuous. Compute EUP. Actually, depende pa rin yan. Huh? Dito sa task kanina, wala tayong nilagay na, ano, na beginning. Pero ang beginning kasi, sabihin na natin, Department 1, ikaw si Department 2, meron ka Department 1 na nag-transfer sa'yo ng units. Yung beginning, once na nag-transfer sa'yo ng units, si Department 1, gagawa ka na kagad ng inspection. Hindi pwedeng mangyari ang inspection point doon sa Department 1, no? Wala naman nag-transfer doon eh. Okay. Wala naman kasi pinanggalingan yung mga units kay Department 1. Ang mangyari lang, pag nag-expect ka sa beginning of the process, ibig sabihin, at least, ikaw na yung second department. Diba? Meron kang previous department. O, department 2, sa inatong 10,000 units. Sandali lang, mag-inspect muna ako. Doon pala sa beginning of the process, kapag may na-discover kang lost units, no, pwede mo na kagad siyang ihiwalay sa good units. So, ibig sabihin, doon pa lang, may iwasan mo na yung incurrence of materials and application of conversion cost. So sa madaling salita, no, pag na-discover mo at the beginning of the process, wala ka ng EUP dyan. Diba? Wala ka ng EUP. Kaya lang, kahit nasabing walang EUP, no, wala tayong equivalent ganun sa production, pag na-discover mo at the beginning of the process, yung cost allocation natin, eh, i-absorb pa rin ng remaining good units. Completed and in process at the end. Nangyari inspection point 0%. No, syempre, automatic, nalamampas na rin dyan yung work in process at the end. So, ibig sabihin, kung dadagdagan kasi natin dito, no? Okay. Dito na. Maglalagay tayo dito ng additional, no? Sabihin natin beginning. Discovered at the beginning of the process. Ito yon. Wala nang EUP yan. No? Hiniwalay mo na kagad eh. Pagka-resibo pa lang si prior department. Tapos, eto. Hindi natin siya i-account separately. Automatic na, i-absorb ka agad na remaining good units yan. Paano mangyari yun? Pag hiniwalay mo kasi yung lost units sa good units, yun na-receive mong units from prior department, no? Sabihin natin, si Department 1 nagbigay sa'yo ng 50,000 units. Yung 5,000 units, lost units. Ang tatanggapin mo na lang, 45,000. Kung ano man yung cost na i-transfer niya sa'yo, para makompute mo yung unit cost, no, from transferred in units, yung transferred in cost divided by number of units received net of the lost units. Ibig sabihin, 50,000 units, gagawin mo na lang siyang 45,000 units. So, mangyari, lalaki ang unit cost. Di ba?
Yung total cost, i-divide mo na lang siya ng number of units net of lost units. Kaya magiging resulta niyan, lalaki ang unit cost. Kapag lumaki ang unit cost, syempre, tataas ang cost na i-allocate mo sa completed and in process at the end. Yun ang sinasabi natin na ina-absorb ng mga remaining good units. Kasi sa cost allocation, hindi ka naman mag-add ng separate item dyan na normal loss. Di ba? Normal loss, ganyan. Beginning, end, during, walang ganun. Pag normal loss, automatic na i-add mo na lang. No? At paano ina-add? Pwedeng tumaas ang unit cost. Or yung literal na mag-add ka ng cost of normal loss dun sa completed, no? Kung siya lang mag-absorb. Pag magpapa-absorb kasi sa dalawa, sa completed and in process at the end, ang gagawin mo lang, taasan mo lang unit cost. Paano tataas ang unit cost? Alisin mo na kagad sa number of units received yung lost units. At automatic, pag tinasa mo yung unit cost, pag tumas ang unit cost, tataas ang i-allocate mo sa completed, tataas ang i-allocate pa sa in-process at the end. Diba? Okay. Sige, no? Okay, para ma-inscript yung mapag-usapan natin dyan, dito tayo sa problem 9. Sana wala namin yung problema itong video na itong okay, no? Ito, kaya nga check on check eh. Ayan, hindi na naka-upa. Yung pala, hindi naka-record yun. Naka-record. Okay, sige. Problem 9. Problem 9, Leland Corporation produces a product through a continuous process. Hindi continuous loss yan, ha? Continuous process, no? Yan ang talagang process costing natin. In two departments. Materials in this department are added at the beginning of the process. Ito lang i-note natin dito. Materials are added at the beginning, no, of the process. The production cost data were taken from Department B during September 2020. Production data. Okay. Received from Department A, 80,000 units. Completed and transferred, 60,000. In process at the end, 10,000. Lost, 10,000. Kung mapansin nyo dito, out of 80,000 units received, ang naging resulta, itong tatlo, di ba? Balance. Kasi nasaray tayo na ito lang yung dalawa. Yung units as accounted for. Na nagtaga ng lost units. Wala pa yung in process at the beginning. Anyway, no, kasi pareho lang din naman na magiging treatment yan. Mapapayko man or average. No, kaya hindi ko na nilagay ng beginning. Na-discuss na rin naman natin sa mga previous problem kung anong gagawin natin pagpayko or average yan. Yun eh. Okay. So, sa ngayon, wala tayong problema kung pay for average yan. Parang in process at the end natin sa in process at the end kasi, di ba, mapapay po man or average, pareho lang ang treatment. Ganun din naman sa lost units. Cost data, receipt from Department A, 560,000. Materials, 175,000. Labor, 121,875. Overhead, 124,375. Required. Prepare cost of production report under the following assumptions. Assumption A, no? Lost units, normal. Discovered at the beginning. Okay, solve natin. Ganito na, no? Diretso na tayo sa quantity schedule natin, sa quantity schedule. Ano yung units as accounted for, completed and transferred, in process, at the end. Dagdagan lang natin dito, lost units. Okay?
Direct materials, conversion cost, work done, EOP. All units na rin. Tagdag na lang natin yun. Okay. So, ano yung completed and transferred? No? 60,000. In process at the end, 10,000. Plus units, 10,000. Total units as accounted for, 80,000. Work done, 100% na for completed and transferred. Ganun na rin sa conversion cost, 60,000 yan. Materials added at the beginning, 100% na yan. Okay, conversion cost, 50%. So, ang ano natin dito, 5,000 na. Ngayon, ang tanong na, paano yung lost units? Kaya ba na-discover? Sa assumption A natin, na-discover natin yan at the beginning. Kung discover siya at the beginning, eh, hiniwalay mo na yan, no? Pagka-receive mo, sandali, may lost units. Hindi ko nasisimulan yan. Diba? Sabi ng Department B, eh, wala tayong ilalagay ng material sa conversion cost. Pero na lahat yan. Okay. So, ngayon, yung EOP natin for direct materials, 70,000, and the EOP for conversion cost is 65,000 units. Okay na. O, ngayon. Ang next naman ay unit cost. Completion. Okay, so sa unit cost computation, ganito, no? Dalawa kasi pwede pang galingan dyan. Number one, from transferred in unit, saka yung from cost added. Ano yung mga cost added, no? Direct materials, conversion cost. Okay. Transferred in. Si transport in units, pag transport in units, meron tayong, kasi unit cost computation tayo. Total cost muna tayo dyan, 560,000. Okay, direct materials, 175,000. Conversion cost. Samayin na natin yan, 121,875 plus 243,750. Okay, o oh, yan. 365,625, no? Okay na. O yan. Ito yung total cost. I-divide mo lang naman yun, no, sa number of units para makompute natin yung unit cost. Sub question. Ilang units yung ipang-divide natin sa transport in cost, no? Ilang units yan? Sa transport in units, di ba kadalasan dyan, edi kung ilang yung na-receive, di ba dapat 80,000. Yan yung ginagawa natin ng mga previous problem. Pero dito, ibang usapan na yan, pag-discovered at the beginning, sa 80,000 na rin na-receive mo, no? Tanggalin mo na yung 10,000. Ang sisimula mo na lang dyan, 70,000. Yan na eh. At dahil pinababa natin yung number of units, maging resulta niyan, tataas naman yung unit cost. Pag tumaas ang unit cost, mamaya sa cost allocation, tataas yung magiging cost allocation natin sa remaining good units in a completed in transport and in process at the end.
Silang dalawa ngayon ang maghahati. No? Sa cost ng 10,000 lost units. Kasi tinaasan mo yung unit cost. Automatic na yung dalawa, no? Kasi tinaasan mo yung unit cost. Meron na rin share si in process at the end dyan. Bakit? Kasi nalampasan niya na rin yung inspection point. Inspection point, nangyari 0% completion eh. Si work in process, but ilang percent na yan? 50% na yan. Okay na. Okay, oh, direct materials. Direct materials, 70,000. Conversion cost, 65,000. I-divide na lang natin, no? 2.5. 5.625, no? Ganyan lang yan, 2.5625. Total, unit cost natin, 16.125, no? 16.125. Ayan. Okay, so ngayon, meron ka ng unit cost. Cost allocation naman. Yung cost allocation natin, completed and transferred lang yan, saka in process at the end pa rin. Wala kang separate item dyan na maglalagay ka loss. Hindi, walang ganun. Normal naman yan eh, normal loss units. Kaya idadagdag mo na lang sa dalawang yan. Paano idadagdag? Hindi mo kailangan idagdag na 10,000, no? 10,000 units at unit cost. Hindi ganun. Saka isa pa, no, wala ka naman nilagay dito. Oh. Yan, wala ka naman nilagay. Kahit wala nilagay sa EUP, automatic na madadag dito. Bakit? Kasi ka tinaasan mo yung unit cost. Eh. Ganun yun. Na. Completed and transferred, no, sa, based sa quantity schedule natin, 60,000 units, multiply mo sa 16.125. 60,000 times 16.125. Ayan na, no? 967,500. In process at the end, so ngayon, nagamit na natin lahat ito, no? Saan ba ulit ginagamit yung whole unit? Sa transferred in, no? Sa transferred in units. Alam na natin paliwanag doon. Kasi pagdating kay problem 2, 100% complete na, no? Yung units transferred na from Department A. 100% na yan sa cost ni Department A. Okay na. In process at the end, yun, no? Transferred in, yung cost added natin na direct materials saka conversion cost. Transferred in, ito yung cost from preceding department. Yung direct material sa conversion cost, ito yung cost added in department B, no? Department B. Okay. Yung transferred in, sa in process at the end, ilang units ang ilalagay? Ito yun, no? Yung 10,000 units. Times, magkaling cost ni prior department, 8 pesos per unit. Direct materials, okay? Nakikita naman natin na EUP ng in-process sa diet for direct materials, 10,000. Multiply lang natin siya ng 2.5. Okay. Tapos, conversion cost, 5,000 yung nakita natin sa taas, kaya yung gagamitin natin, 5.625. So ngayon, si transferred in process at the end, 80,000. 25,000 naman sa direct materials. Conversion cost, butal yan, tika lang, 5,000 times 5.625, 28,125. Magkano ngayon lahat-lahat yan? Total cost allocated to in process at the end equals 133,125. Pag inad bin dalawang yan, 1,162,500. Tama ba yan? Checkin natin itong total cost to be accounted for. Ganun din naman, di ba? 11,625. So, balance eh. Yan na yun, no?
Yan ang magiging computation natin pag completed, pag discovered at the beginning, tapos normal. Okay. Sige, no? Iyanan niyo muna yan. Okay. Next assumption, no, for the problem. So let us be. Same time ng normal loss units, pero discovered at the end, na discovered at the end. Okay, so paano ba yan? Na lang natin to. Copy na lang natin, tapos edit na lang na para madali. Anyway, no, kasi gagayahin mo lang din naman yung... Okay na to eh. Wala naman tayong babaguhin dyan. So, completed in transport, saka in process at the end. In loss na lang. So, loss units, 10,000 units pa rin yan. Dahil discovered at the end, wala tayong magagawa, 100% na yan. Di ba? Kaya 10,000 units na yung ipin natin sa materials. Yung conversion cost, ganun din, no? Na-apply mo na lahat ng conversion cost sa loss units. Kaya 10,000 na rin. 100% na rin yun yung EUP niya. Yeah. Sige. Ngayon ang tanong, no? Sino mag-absorb yun mamaya? Si completed lang. Kasi siya lang yung nakapas sa inspection point. Paano natin i-allocate mamaya kay completed yan, no? Mamaya pag-usapan natin, balikan natin yan. Okay. O ngayon, paano yung unit cost? Ilagay na rin natin to. Edit na lang natin. Screen tayo ng 560,000 saka yung mga, ito yung mga cost. Yan ang babalansin natin, 1,100,625. Yung units lang, hindi mo siya pwedeng gawin 70,000, no? Babalik ko siya sa 80,000. Bakit? Sinimulan mo na eh. Diba? Tinanggap mo na yan, yung 10,000. Kaya nangyari ngayon, bumaba ang unit cost. Pag bumaba ang unit cost, maliliit yung cost na i-allocate natin sa remaining good units, kina-completed, at in process at the end. Okay. E paano yun? Ibig sabihin, hindi na ma-allocate yung cost. Hindi, ganito yan, no? Ganito gagawin natin. Sige, tuloy-tuloy lang natin. Tama ba yan, no? Sakto lang ba? 175,000? Okay, divided by 80,000 tama sa direct materials. 80,000. Tumaas lang, no? Kanina si 70 sa 65, dito 80 sa 75. Yung unit cost natin, kanina 2.5 tas 5.625 o dito, ayun na. Ganyan naka ano. Okay, o sige, no? Tuloy-tuloy na natin 'yan. Ayun yung mga unit cost, 14.0625 ang total. Cost allocation na tayo, no? Para sa ano na natin yan. Paliwanag na natin, no? Ano ba yung ginawa natin, no? Doon sa cost of loss units. Ganito yun. Yung completed and transferred, 60,000. Total cost yun, siyempre yung 14.0625. Sa point na yan, ayan eh, hindi pa natin masasabi na na-absorb na ni completed and transferred units yung cost ng loss units. Bakit? Kasi hindi pa kasama sa 14.0625. Hindi gaya kanina. Mas mataas ang unit cost. Kasi dito, nag-add tayo ng 1 peso. Sa transferred in dito, wala tayong in-add. Kaya sa point niya, wala pa nag-absorb. Paano masabi na kailangan i-absorb ni completed units? Ganun gagawin natin. Mag-add ka ng ilang unit? 10,000. Ba? Times? Magkano? Magkano yun? O siyempre, ganda yan. Ang tanong, 7 pesos lang ba? Hindi. Ang ilalagay mo dyan, 14.0625 na.
Bakit? Kasi sa last units na yan, ginastosan niya ni Department A, ginastosan mo rin. Dalawa na kayong gumastos sa mga last units. Kasi ginastosan niya ng 7 pesos yan. Ikaw, nag-add ka naman ng ganito. Kaya ibig sabihin, yan ang total na ginastos niya sa mga last units. At ang mag-absorb lang yan, si completed and transferred. Kasi ang pinanggalingan ng 10,000, yung mga na-inspect mo pa lang na units, sino yung mga na-inspect mo? Si completed pa lang. Kasi siya pa lang yung nakaka-reach ng inspection point na end of the process. Okay. O ngayon, magkano yung total niyan, no? Magkano yung total niyan? So, ang total niyan, dito sa taas, no? 60,000 times ito. Actually, gato rin yan, eh, no? Gato na lang. Kasi pwede mo naman siyang gawin 70,000 na lang kasi pareho lang naman yung unit cost. Pero para mapaliwanag na lang, no, makita natin talaga na ined, eh yan, hiniwalay ko na lang. Pero gato rin naman yun, no? 70,000 units times 14.0625. Okay. 70,000 times 14.0625. 984,375. Yan ang completed and transferred. So, yun na yan, no? 984,375. So, transferred in. So, sa ngayon, okay na tayo dito. In process at the end, kay transferred in muna. 10,000 pa rin yan, no? Times 7 per unit. Okay, 10,000, no? Times 7. Tapos yung cost added natin, si direct materials, so makikita naman natin sa EUP computation na 10,000 times 2.1875. Conversion cost, makikita naman natin dyan na 5,000 units times 4.875. Ano yung mga yan? Okay. In process, at the end, transferred in 70,000, 81,000, 875, conversion cost, 5,000 times 4.875, 24,375, total cost of the units in process at the end, 116,250. Total cost as accounted for, 1,162,500 balance. Nakuha na natin yung paliwanag, no? Dito. Makikita mo na talagang yung 10,000 lost units, in-absorb lang ni completed units. Ito yun. Yun eh. Sige na, tuloy natin. Sa sino tayo? Okay. So, assumption C. Lost units. Ginawa natin abnormal. Discovered when 60% completed. Okay. O, copy na lang natin to. Siyempre, yan pa rin yan, di ba? Nandiyan pa rin yung completed and transfer sa akin process at the end. Wala nang babaguhin dyan. Normal loss yung abnormal loss units discovered when 60% completed. Paano gagawin siya ngayon? Okay. So, ang tanong, no, ano ang EUP natin dyan? Kailan ba nangyari inspection point? Ito, no? Discrete. Tapos during the process yan. 60% daw. Yung last units. Okay? So, direct materials. Ilang percent ang EUP niyan? Pag direct materials, ang tanong, kailan ka ba nag-add ng materials? Beginning. Eh, ilang percent na yung last units? 60%. O, ibig sabihin, in-add mo na lahat ng materials. 100%. Okay na sa materials, no? Kung bakit ganyang ano yan. Lahat, in-apply mo na kasi nag-add ka at beginning. Eh. Kung nag-add ka sa end of the process, si materials. Wala. Zero yun.
yung nag-add ka sa beginning, kahit 60% kung 60% yung inspection point mo, na-add mo na lahat ng materials sa beginning. Sa 10,000 units, lahat, no, lahat ng materials na-add mo na. Conversion cost. Paano yung conversion cost? Okay, 100% din ba ilalagay? Ano ba ibig sabihin ng 60% completed dito? Yung 60% completed na yan, 60% mo nang ina-apply yung conversion cost. So, ibig sabihin, noon nakaka 60% ka na ng application ng conversion cost, doon mo palang hininto na gumawa ka ng inspection, nalaman mong sira, hinto mo na. Diba? Alaga naman ituloy mo pa yan. So, lagyan natin dito, 60%. O, 6,000. Total mo ngayon dyan, 71,000. Okay. Sige. Unit cost na tayo. Okay natin to. So, sa transferred in, tama bang 80,000 units yan? So, sa transferred in, syempre, ganun pa rin naman yan. Hindi naman yung beginning, no? Hindi mo hiniwalay, 80,000 pa rin. Ilan yan? So, direct materials, 80,000. Conversion cost, 71,000. Okay, tama yan, 2.1875. And ito, ang daming butal na ito. No, wag na lang tayo mag-ano dyan, mag-round off. Kaya karami, ano? Ang total ngayon yung 14.133715. Okay, tali-tali lang. Okay, na yan. Okay na eh, yung unit cost, wala tayong problema dyan. Nung ginamit ko pa rin naman yung mga AUP. Si transport din, hindi mo inalis ng 10,000. Tinanggap mo eh, no? Sinimulan mo na. Okay na. Okay, cost allocation tayo. Ngayon ang cost allocation, gatong gagawin natin. Cost allocation, dahil abnormal yan, maglalagay tayo dito ng isa pang account. Cost promise spoilage. Eh, ganun yan. Hindi yan i-absorb ng remaining good units. Eh. Hindi yan i-absorb ng remaining good units kasi abnormal eh. Okay, hindi yan pwede mapunta sa incompleted saka in-prasa din. Kasi ito, mababa pa rin unit cost ng transferred in. Tapos pangalawa, hindi ako mag-add ng 10,000 dito sa completed and transferred. Okay. So, yan, completed na natin. 60,000 times 14.33715. Okay, yun na. 60,228.9. Okay na yung completed and transferred. At the end, in process at the end, from transferred in, units, 10,000 times 7. Okay, direct materials, 10,000 din yan, times 2.1875. Conversion cost, 10,000 times 5.149648. Okay, 149648. No, mahaba na kasi. Okay, in process at the end, term transferred in cost, 70,000. 21,875. Tapos 5,000 times 5.149648. 85,748. Yun na. Total. Sandali lang. Meron pang loss. Sa ngayon, ang total in process at the end ay ito. 117,623. May butal yan, no? May butal. Okay.
Loss from spoilage. Yung loss from spoilage natin, ito yun, no? Abnormal loss, yan kaya hiniwalay natin. Paano yun? Sa transport in, 10,000. Sa direct materials, 10,000. Conversion ko, 6,000. Eh, ibig sabihin, papahirapan ka yan, no? Ito, tatlo yan, tatlong item. Ganto rin yan. Dahil magkakaiba yung unit cost eh. Ay, number of units eh. Transport in, ayun, na makikita natin, 10,000. Okay. Times 7. So direct materials, 10,000 units pa rin. Times 2.1875. Conversion cost, 6,000. Times 5.4 96.48. Yan. Pareho lang yan. Okay. Kaning total cost of abnormal spoilage. Dali. Yan. 122. Kailan? 70,000, 3,275. So, on total, cost as accounted for. Ayan, 1,165,000. Okay na. Okay, sige. Tuloy na natin sa last na assumption natin dito. Lost units, abnormal pa rin, no? Discovered at the end. So, ngayon, ang discovery, no, end of the process, edi, sa madaling salita, nagkagiyahin, kasi mapanormal or abnormal yan, sa EOP, pareho lang din naman yan, no, dito, end of the process, kagayahin ko lang sabi, normal discovered at the end. Ito yun. Ang paliwanag dyan, in-applyan mo na lahat ng cost, eh. Edi, tapos na, no? Binigay mo na lahat ng materials, nabigay mo na lahat ng conversion cost, tapos doon mo lang na-discover, edi ang EUP mo, kompleto na rin. Okay. Tingnan natin, no, kung pareho din ang naging resulta sa unit cost. Ay 60,000, yan pa rin ang mga cost natin. Transferred in, tama, 80,000, kasi hindi mo naman hiniwalay. Tama yung 7 pesos. Direct materials, conversion cost. Okay, pare-pareho lang din naman, no? Okay, so, 14.0625 pa rin ang unit cost natin dyan. Okay. Ano lang, pinagkaiba lang ngayon dyan, no? Ito lang, yung cost allocation. Parehong-pareho, ah, sabi. Kasi parehong discovered at the end. Kinawa lang abnormal. Tapos naglagay ng market value ng spoil units. Ano magiging ano nun, no? Effect nun dito. So, completed and transferred. Okay. Completed and transferred. 60,000 pa rin yan. 60,000. Yan. So, may mo-multiply. 14.0625. Okay. Ayan, tapos i-multiply na natin dito. 843,750. In process at the end, from transferred in units. Ilan yan? 10,000 times 7 direct materials.
So, yung direct materials natin, 10,000 times 2.1875. Conversion cost. Actually, ito rin naman yung conversion cost natin dyan. 5,000 times 4.875. So, baka ito na rin yan. Kasi pare-pareho na naman, yun. 10,000, 7, 10, 10, 5, tapos 7, 2.1875. Okay na. Okay. So, ngayon, medyo ano lang to, no? Baguhin lang natin. 5,000 times 4.875. 24,375. Okay. Ngayon. Magkano yung total in process at the end? $116,250. Yung last promise foliage, hindi na kailangan isa-isa pa yan, no? Bakit? Kasi pare-pare lang naman 10,000 eh. Nagiging ganun lang yun kapag discovered at during the process, no? Kasi nag-iiba yung mga EUP. Eh dahil dito, end of process, pare-pare mo na 100% yan. Kaya hindi mo na kailangan isa-isa yun pa. Kaya na, malino na tayo doon. Gamitin ko yung 10,000, no? Pare-pare yung 10,000. So dapat ganyan. Yung last promise foliage, 10,000 times, in-apply mo na lahat-lahat ng cost, 14.0625. Alam, hindi naman lahat yung magiging loss. Dahil mabibenta mo pa rin naman sila ng 12 pesos, di ba? And loss mo lang per unit, ang loss mo lang per unit ay yung 10,000 times 2.0625. Kung merong selling price, ah, kung pwede pang ibenta. No, mayroon ka pang na-recover naman. 2.625 na lang. Okay. Pero, wag mong in-disregard yung 12 pesos na yan. Dapat meron kang isa pang account dyan. All good inventory. Yung 10,000 times 12 pesos per unit. 120,000. Okay. Ayan ang cost allocation natin dito sa B. Add mo lahat yan. Okay, balance. Okay. Okay. Na? Yan lang. Okay, so sana okay itong video na to. And good luck na lang, no, sa quiz natin.